hindi natutulog, binabantayan ang sarili, galit sa mga tao. Putang ina ng lahat! At higit sa lahat, pinapauwi ang kalaban kahit na kakaakyat pa lang ng stage. Ako nga pala si Cyberflex at ngayon, tatalakayan natin ang istorya ng kauna-unahang alien breed na rapper. Pure alien breed to! Na si Aklas, noong hindi pa sikat. Siya si Philip Ching o mas kilala sa tawag na Aklas. Siya ay ipinanganak sa buwan ng June 26 sa lungsod ng Batangas. At yes, tama kayo, may lahing Chinese si Aklas dahil sa kanyang ama. Habang ang kanyang ina naman ay isang pure Filipina, the childhood. Maayos naman daw ang pamumuhay ni Aklas dati. Isang masipag na estudyante sa isang pribadong paaralan at may matataas na grado kaya madalas din parangalan. Subalit, nagbago ito lahat nang magkaroon ng cancer ang kanyang ama. Dahilan upang maubos ang kanilang salapi sa pagpapagamot, ngunit sa kasamaang palad ay unti-unti itong naging lantang gulay at kinalaunay binawian din ng buhay. Nais pa nga daw siyang kunin ng mga lolo't lola niyang Chinese at inayo sa kanyang ina na parang tuta. Ngunit mas pinili niya pa rin sumama sa kanyang ina hanggang sa lumipat na sila sa Las Piñas, pulang lupa. The Music Influence. Kung usapang rakrakan, bata pa lamang daw siya ay natipuhan niya na ang karakas ng bandang Eraserheads at River Maya. At kung hip-hopan naman, ay kabilang dito ang grupong Death Threat at Oblox na naririnig niya sa pinsan niyang gangster. Taong 2001, siya naman ay napadpad sa lungsod ng Bulacan kung saan natutunan niya pumadyak at magpalipad ng skateboard. At sa mga nagsasabing naging rockista muna si Aklas bago maging rapper, ay mali kayo dyan dahil mas naunang maging rapper si Aklas bago magbanda at may rap name pa na Chingwa na merong first song na pinamagatang Ganja. Rock and Roll to the World. Taong 2004, sa lugar naman ng Las Piñas ay dito na nga nagsimula ang pagiging rock and roll to the world ni Aklas kung saan siya ay napabilang sa iba't ibang banda. Dahilan upang ma-acquire niya ang samot-saring estilo ng pagiging rockista tulad ng punks, screamo hanggang sa pagiging metal. At guess what? Dahil isa lang naman siyang vocalista. Napakatayog nga daw ng pangarap ng banda nila noon. Napakasipag at tumutugtog kung saan-saan, maulan man o mabilad. Ngunit taong 2007 ay dito na nagsimula ang sampal ng realidad. Ayon kay Aklas, 5,000 lang kasi ang talent fee ng banda nila sa mga mall show. Tapos 5 pa silang member. Syempre, hati-hati sila dun. Bale, 1K each. Kaso, 2,000 daw ang pamasahe nila sa taxi. So, magiging 600 each na lang. Kaya, napakahirap. Kaya taong 2008 ay tuluyan na nga nilang inabandona na ang kanilang pagbabanda. Aanhin mo nga naman ang pagiging talentado at plakado bilang musikero kung ang hatian ng iyong miyembro na karamihan pa ay pamilyado ay hindi pa sapat pang sustento. Into the Hip Hop World. 2008, habang sila ay nagiinuman ay bigla na lamang nag-freestyle ang tropa niyang rapper na si Antidote hanggang sa sinubukan niya na ding lumapat at dito na nga nagsimula magbago ang lahat. As usual, nag-umpisa si Aklas sa pagbabaklas ng nakaw na beat sa YouTube habang humihit-hit sa tube. Also, sumali din sila noon ni Antidote sa mga rap contest na may kotang 300 kung saan manalo-matalo, masaya na sila as long na mapaunlakan sila ng kaunting palakpakan. The Process of Illumination. 2010, nakasalukuyang kasagsagan ng Flip Top ay habang nag-i-scroll daw siya sa internet ay may nabasa siyang tungkol sa tryouts ng Flip Top na pinost ni Skarm na miyembro ng grupong Ampon. At ito nga ay tinatawag na Process of Illumination kung saan 16 na battle MC ang maglalaban-laban para makapasok sa liga. Kabilang dito sina Balakid, Sayad, Spade na Big Fish na rin ngayon sa liga. Fast forward, ginanap ang kanilang sagupaan sa Freedom Bar. Ngunit sa semis pa lang ay minalas na siya kay Goryong Talas na kilala noon bilang Spade. Ngunit pagkatapos ng event ay niyaya nga daw siya ni Enigma upang kumain muna sa labas kasama ang ibang mga MC para sa isang usapan. Wika ni Enigma ay hindi raw siya papayag na tatlo lang ang kukunin nila ngayong gabi.
At laking gulat niya dahil kahit natalo siya ay napabilang pa rin siya sa mga maswerteng napiling maging official battle MC ng Flip Top. Enter the Battle League. 2011, sa unang yugto ng kanyang karir, ay itinapatagad siya sa sidekick ni Balakid na si Kahir. Itanong mo ba sa sariling aba mo? Hoy, pangit na galing Resident Evil dito ako na lang! Nakakapagtaka, ito lang naiiba, dahil kami tao, ito gutom na pala! Nanalo naman agad si Aklas sa kanyang unang laban. Ang napansin ko lang is lamang pa ang comedic punchlines niya dito. Pero agad niya itong binago sa kanyang ikalawang battle kung saan mas naging lyrical siya at mabilis kontra kay lyrical ng Gapo. Huwag kang magpapansin, utak ko rimaw. Huwag kang epal, anak ka lang ni Imaw. Ah, ikaw pala si lyrical. Sikat sa ulong Gapo sa pagiging tumaw at abnormal. Paano ba naman ang ginagawang kata sa almusal ay ang katas ng iyong amang 10 beses kung magsalsal? The Underrated Duo. Sa mga hindi nakakaalam, alam nyo bang nagkampe sina Sayad at Aklas dati? Well, para sa akin, isa sila sa mga favorite duo ko sa Flip Top. Yung style kasi nila is fusion ng metal at hip hop. Fast forward ay itinapat nga sila agad sa Flow King na si Damsa at ikatlo sa walong sumpa na si Flick G ng Chakra. Gusto mong gayahin yung ginawa namin palabas kaganina? Magpasaksak ka muna sa akin ng letra. Oh. Si Damsa! Pumamigin na kanya malas sa buhangan! Huwag ka naman din lumapalipas! Pinipinipas sa tiyan na nakalaayaan na! Also, dito rin nagsimula ang gangsta rap bulok na term ni Aklas dahilan upang mabanas ang mga gangster sa kanya. Well, sino nga ba ang di maiinis lalo na dating rakista pa ang nagsabi nun? Awan ang kwenta sa alzada, bulok, gangsta rap! Yeah! Kung narinig niyo ang kanta ni Damsa ngayon, okay sana. Kaso yung intro hindi ko maarok. This is the another classic. Putang ina, barok, 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 barok! At yes, hindi tumalab ang mga suntok ni Damsa at sumpa ni Flick G sa angas nila Aklas at Sayad at nakamit ang kanilang panalo. 2012 ay namugot na naman ng ulo si Aklas sa lungsod ng Olongapo versus BILLY. Wala yun kung gano'ng kaporma ang suot na damit o sa dami ng pera. Kasi alam niyo kung ano man ang pera, ganito ang itsura. Punyeta ka, boy lipstick! Kalaban niya din muli si Spade pero this time ito ay promo. After nito ay agad din silang nakatikim ng pagkatalo nang ipinako sila sa krus nila Papeo at Mel Kreis. Mga ulol! Yung mga star nyo sa damit nyo ay puputok sa mukha nyo! Puta ka na mo, Pep Studios! Wala ka sa iling beses mo, burahot ka ni Sayad! Katulad ni Spade! Burahot! Galing ibang planeta! Gago! Hindi mo masasabi pa kapag nangyari naman kahit ka mukha mo sa air. After ng kanilang pagkabigo ay nanatili pa rin namang malinis ang solo record ni Aklas at nakipagpalitan agad ng putok sa Mindanao kung saan magkasabay niyang tinuhog ng bayoneta sina Silent Effect at Zero Hour sa isang gabi. Apagalunggo kagid, lusay agtang sinaw! Ganun ako kalakas! Dalawa tinutumba sa isang gabi! Kaya huwag kayong mabanas! Mga taga-anaw! Walang main! Uwe! Isala ng Bisaya! Nakakayayahin mo! Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong lumabas na kumatagan! Also, dito rin naganap yung iconic Picon moments niya sa kanyang enkwentro kontra kay Zero Hour kung saan natamaan ito ang kanyang sombrero. Panoorin natin. Isang bara ko laban sa 1,000 mo kasi pantalampakan ko pa lang yun na ang pinakasentido mo. Mga pinatagpintagpin mo niya sa isang sigaw ko na magkakabali-bali at hindi lang buto mo madodoble ang bilang pati mo ugat mo magkakahati-hati. Nagsilambutan, nagsikalasan ang mga nagtitigas-tigasan. Titigas-tigasan. Pwede na. Sorry. Upang hasain sa tugmaan. Nagkulaw sa akin sila aklatan upang hasain ang tugmaan. Diniklara ka na death on arrival. Ano ba 'yung nakakita? Nakasakit eh. Sorry nga, pre. Gayon ng mga nakasakit kali. Pagkain ng buong Abril at Mayo, mainit ang aking dugo. Sa'yo malamig kaya abatukan. Masipag lang sa'yo, bebe, kaya madalas kang mabatukan. Ng maestro mo sa loob ng silid-aralan. Tapos ka nga ng pag-aaral. Kaso abos naman ang iyong kakayahan. Mabatid ang kalahulugan ng salitang talatinigan.
Dagdag ko pa, nakalaban niya din si Apex noon. At yes, promo battle man ito, para sa akin ay worthy pa rin ito panoorin. Kukutusan kita sa loob. Di mo ba alam yung girlfriend ko? Kabite niya, baka gulpin ka na nagbaliha ka na nagbuto. 2012, dinrap niya na nga ang kanyang pag-aaral. Kahit na OJT na lang ang kulang. At pinuno ang kanyang katawan ng mga tato. Talagang rak-raka na ito. By the way, nag-aral pala siya sa pamantasang lungsod ng Pasay sa kursong Business Administration. Pero lagi daw siyang sumasama sa mga HRM noon kasi mas malalakas daw ang trip doon. Minsan pa nga daw ay nakikita siya ng mga tropa niya na nagsasalita mag-isa habang nagbabike. At ang sagot niya is nagpa-practice lang talaga siya. 2014, inilabas naman ni Aklas ang kanta niyang Panaginip ng Alikabok. Well, kung babasahin mo yung pamagat, mapapaisip ka talaga like... Linting na yan, meron mga kanta, ang title Panaginip ng Alikabok. Yes, halos lahat na nakalaban ni Aklas ito lagi yung kine-question sa kanya. Pero sa tingin ko, napakaganda naman talaga ng kanta na to. Di lang siguro pasok sa panlasa ng iba, lalo na't hindi siya sumasabay sa beat. Dagdag ko pa, may isa pa akong nagustuhang kanta niya. At ito ay pinamagatang Bangungot. Guys, tandang-tanda ko pa, nasa jeep ako noon papasok sa eskwela. At ang hindi ko makakalimutan dito ay isa to sa mga kantang nagpatayo ng aking balahibo. Pakinggan ang aking bungungot, ang aking bungungot, buhat na gintong kamulatan. Kalamnan kong payato, tayong kalahating baligtan na nagisiniyakap na malambing na kumot. Katabi ang hiram na ninamnam na malalampot na unan. Puso't diwa ko yung sob na lumilipad kahit subhang sugatan. Nakasakay sa bangkang lumuluwa, sinungaling at tumatawa. Sa duwan na walang ambag na kamay ng kaibigang malala. Pakinggan! Kasi kung iintindihin nyo yung lyrics nito, yung vibe ng music at yung mga tunog at kakaibang estilo ay walang duda dahil napakaganda rin ng nilalaman. Sadyang abstract lang talaga yung estilo niya. The First Loss. 2013 ay nakatikim na nga ng unang pagkatalo si Aklasik nang pinapatan na siya ng ghetto na may presyo na si Price Tag. Kung mapapansin natin ay mainit talaga ang dugo nila sa isa't isa. Dahil nga din siguro sa sinabi ni Aklas noon na basta gangsta rap, bulok. Na for sure dinamdam ni Price Tag. Gangsta rap, bulok! Alam mo ba gusto kitang patayin nung narinig ko yun? Ha? Pero di kita masisisi. Dahil real talk, ilang beses ka na palang ginulpe ng mga gangster sa Las Piñas at vigilante sa Cavite. Gangsta rap, bulok! Gangsta rap, bulok! 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 Basta gangsta rap, bulok! Dahil kaya kong palinyahin lahat ng MDK dito at pagkasapakin ko kayo isa-isa dahil doon ako magaling sa punchline! Anong siyasahin mo, papahila? Papahilahilahin mo kami ditong murder death gate. Baka kayo, tangin ang dalawa nga lang dumating sa mga kagrupo mo! Natakot sila lahat sa akin! Ganun daw ang kalakas! Oo, tangin na to! Pinapako yung palila ko, tingnan mo! Napipiyo na ang gago! Ulon! Uwe! Provincianong gangster! Kitang-kita nga rin dito ang madalas nilang girian at pagkakapikunan. O, easy ka lang. Teka lang, nasalita ako pare. Huwag ka makasalita ha. Ba, dinidistract mo na naman ako eh. Bakit? Ba't umaangal ka? Kanina nagsasalita ka? Di naman ako umaangal ganun. Umaangal ka, puta na puta. Ang ina mo ka, kalbo! Wala kang kwenta sa mundo! Wah! Uwe! Sabihan ka mga sa ito. No! Nairaos naman ng maayos ang laban ng parehong undefeated MC. At sa huli ay itinanghal na panalo si Price Tag. The First Isa Buhay Champion. Mas lalo pa nga bumalasik ang mga mata ni Aklasik dahil matapos niyang matalo sa presyo ay sinubukan niya agad mameruwisyo sa Flip Top's first ever Isa Buhay Tournament. At pinabulagtak agad ang dalawang nakaharang sa kanya na sina Jaylem at Jade Won. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka lumaki. Kasi nung bata ka pa habang natutulog ka, nahakbakan kita. Pagtapos kong tsatsahin sa buhanga ang iyong ina! Putang ina, kinikilig ako! Anong pake mo sa long hair ko? Long hair ko! Higit ka lang! Kasi ikaw, mukhang tanga! At mas ginulat niya pa ang daigdig ng Flip Top ng kanya ng ilang paso ang crowd favorite na payaso na si Sinyo. Joke. Hindi ko na malaman kung anong aking gagawin. Pasyensya na kung ngayong gabi kayo ay aking bibiguin. 30% pa lang pinapakita ko sa last ko. Wala ka na bang lakas ninyo? Ayon kay Aklas ay hindi niya naman daw talaga lubos akalain matatalo niya ito. Siguro daw ay malaking factor din talaga ang pag-choke nito.
the finale. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay kung saan magkakaharap na sina Balakid at a Classic. Sa unang round, ramdam na agad natin na nanganganib siya sa mga barang darang-darang ni Balakid. Di ko kailangan magpakakopong-kopong para lang insultuhin ka. Pag ako nagmalalim na Tagalog, papalinguin ka. Bukod tangi ka nga, pero hindi ka magaling. Deportit stand out ka, outstanding ka na rin. At utalmay sa insekto ka, chichinalasin lang kita. Ngunit sa mga sumunod na round ay tila meron ng sumanib na elemento kay A Classic. Tangin ang tirador to, tangin mo ka talaga, naiinis na ako, eto na ilalabas ka na. Hindi mo man aminin, ito ang iyong dating, makatang aktivistang bonjing! Bonjing! Bonjing ng uprising! Alien breed to! Lato na laway, binubuga ng bibig ko! Kaya alis to! Kung ayaw mo matulad, gising nyo! Nag-joke tatlong beses, napahiyaan ng semis, kaya ikaw, galingan mo! Nakalagpas niya si Aklas kay Balakid at tuluyang naiuwi ang kampyonato bilang first ever flip-top isabuhay champion. A Ways of Talent. 2014, kasagsagan ng kanyang pagiging kampyon ay tila araw-araw ding may okasyon dahil sa loob lamang ng isang linggo ay naubos niya agad ang kanyang daang-daang libo. According kay Aklas, aminado siyang ngayon lang kasi siya nakahawak ng ganoong kalaking salapi kaya sinulit niya na ito gabi-gabi. Pero naisipan niyang bumatel kaagad ng dalawang sunod na kung tawagin ay Tuhog versus Batang Rebelde at Nico ng Gapo sa kadahilanang naubos niya na nga ang nakuha niyang papremyo. Naliligo ako sa mga laba dahil ako'y taga-kabilang mundo. Sa ilalim ako ng lupa nakatira, doon ako naliligo. Ikaw, hindi mo kaya yun dahil ang kaya mo lamang maligo sa banyo kasama ang ina mo. Talo man kay Batang Rebelde ay nanalo naman siya kontra kay Nico. At sumali nga din siya agad sa Isa Buhay 2 kung saan siya ay nagmalabis mag back-to-back champ. Subalit siya ay inilaglag ni Elvis sa unang round pa lamang. Tanggapin mo ang aking intro! Putangin na mo, Elvis! Ang baho pala talaga ng hininga mo eh, no? Magpasalamat ka sa hininga ko! Fresh, fresh, fresh! Ito ang nagligtas ng minsan ka mabanguhot! Hanggang sa ginawa rin siyang manika ni Tweng at pinagpira-piraso. Ang lupet! Homemade daw kanyang mga beats! Ang lupet! Kaya pala, may halong, suka, bawang, beti at patis! Ang lupet! Pugutan na natin ang ulo ito! Kung makikita natin, talagang di na ganun kapraktisado si Aklas sa mga laban na to. Parang wala na lang siyang pake at bahala na kung manalo. Sabi ko nga, kasalukuyang talagang naliligaw si Aklas nung mga panahong to. Kaya yung dating ganado at praktisado ay naging palyado dahilan upang magsunod-sunod ang kanyang pagkatalo. That time kasi is talagang lulong na lulong talaga daw siya sa bisyo. At maaga naman daw siyang natutulog tuwing alas 8 ng umaga. Facing the King. 2015 ay mas marami na ngang sumapi sa kanyang demonyo at bumakay na engkanto dahilan upang maabot niya ang kanyang final form. Ngunit sa kanyang paglalayag ay nakasalubong niya ang pare ng tugma upang tanggalin ang mga kumapit na masasamang espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang lyrics kong malaimpakto! Well, buti na lang, di pa nag-uumpisa ang battle, binulungan na siya agad ni Smaglass na naka-costume daw si Looney at may props pang dala-dala. At syempre, magpapatalo pa ba si Aklas dito? Kaya naisipan niyang magdala na rin ng foil. Ting, 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 ting. Magkano ba yan, Looney? Well, promo battle man ito, sobrang lakas pa rin ng laban nilang dalawa. Panoorin natin.
kay Philip. Ibang klase to ng snatcher. Tinan mo, mas maliksik pa siya sa dancer. Pag hinablota ka ng cellphone nito, kasama pati charger. At wala ang pake kung ako hindi natutulog. Kaya ako hindi natutulog, binabantayan ko lang ang sarili ko. Damn, alalang-alala ko pa noon, pagpasok ko sa internet shop, lahat ng tao, Aklas versus Looney lang ang pinapanood. Ibang klase kasi talaga yung laban nila na yon. Kaya nga pumalo ito ng 37 million views. At no doubt, nasa laban niya na yan, nag-start maging big fish si Aklas. The life changing. After na matinding sagupaan nila ng pare ng tugma, ay finally nawala na rin ang sumpa at nagising muli sa realidad. Dahil pagkatapos nun ay nagsunod-sunod na ang mga invite sa kanya sa iba't ibang event para mag-perform siya. At according to him ay this time hindi niya na sasayangin at palalagpasin ang lahat ng invite sa kanya at paghahandaan din ang mga susunod niyang battles. At guess what? Dahil sa sobrang tayog ng kanyang lipad, nabangga ko si Jesucristo! That's right! Dahil nakatapat niya si Crisis na kanyang nawawalang kapatid. Pero hindi para mag-get together, kundi para magkaalaman kung sino nga ba ang mas batak at palong-palo. Panoorin natin. Sit, sit, sit! Remember me? Ang bang-bang! Ang bang-bang! Crisis is here! Get ready! Here I come! Bang! Tol! Tabi ng kalawakan pa ako nang galing sa kainang bulalakaw! Pagdating ko dito, ito nakakain! Puro pag-iabla! After niya makalusot sa malatik balang na hambalang, ay nakatapat naman niya ang diwata na si Abra. For me, manalo-matalo, napakagandang next battle ito kay Aklas dahil that time, pag nakalaban mo si Abra ay instant million views ka agad dahil bukod sa isa siya sa ulo ng Cerberus ay napakasikat niya rin sa mainstream. Ganun pa man, tulad ng sinabi ko ay pinaghandaan ito ni Aklas at tuluyang binaklas ang pakpak ng diwatang si Abra. Rehab, mag-ingay! Ngayong gabi, titirahin kita sa bibig, sa ilong, sa mata, sa tenga at sa puwet, puwet, puwet! Time! Punit! Akala ko baka baliwan pagiging Elvin, Ellen Breed ko. Eh anong ginagawa ng UFO ko sa music video mo? Takbo para di ka maabuta, kinikilabuta. At naalala mo 2012, nasa Davao tayo, inubos mo yung marijuana ko. Sabihin mo dito, hindi kang adik eh, pero inubos mo mariwani ko. Napakapangit ng ugali mo. After ng kanyang pagkapanalo, ay as usual, mas lalo pang bumaha ng mga tawag sa kanya para mag-perform sa iba't ibang event dahil talaga namang naging superstar level na talaga si Aklas. The Last Flip-Top Battle. Well, nakakalungkot mang isipin, 2016 pa ang huling battle ni Aklas sa Flip-Top. At ito ay kontra kay Acer kung saan siya ay nabigo. Para sa akin, hindi naman ito retiring battle ni Aklas. May kumalat din kasing balita noon na may hindi daw sila pagkakaintindihan ni Enigma kaya hindi na rin siya bumabattle sa liga. Pero ang sabi naman ni Aklas, one day ay magkakaayos din sila. Para sa akin, sobrang sayang no? Ang saya kaya panoorin ni Aklas. Pero buti na lang may laban pa rin siya outside the league. Like noong 2017 sa bahay Katay kung saan pinugutan niya ng ulo ang most valuable freestyler na si Young One at kilala rin bilang bad boy ng liga na yon. At saka napaka-remarkable nito dahil nagkakapikunan talaga sila. Panoorin natin. Mamaya to! Sasabakin ko sa mukha to! Sa ilong sardo pang smagla! Tanginan lagot ka! Tangina mo! Sige, subukan mo! Nang magkaalaman tayo kung sino may tira dito! Putang nananabak pala eh! Hindi mo nalang gawin! Bakit? Sinasabi mo ba? At kung napapansin din natin, mataba na si Aklas dito, palatandaan na natutulog na siya at kumakain. After ng last battle niya sa Flip-Top ay bumalik na siya sa Iloilo para mag-self-rehab. Nagpakalayo-layo para hindi na rin siya maengganyo sa mga tropa niyang nag-uudyok sa kanyang magbisyo.
hanggang sa ayun, nakilala niya rin ang kanyang life partner. Sana all, di ba? Kasi miss na miss ko na yung baby ko. Well, ginamit niya rin ang mga natutunan niya kay Enigma at gumawa ng sariling galaw sa pamamagitan ng pagpapa-event sa Iloilo hanggang sa nakapag-world tour na rin siya, kabilang ang Taiwan, Japan, Bahrain at Dubai. And kasama na rin talaga siya lagi sa mga big events together with big artists. Ang saya ding isipin na nawala man siya sa flip top ay hindi pa rin siya nawala sa eksena at nabago pa ang kanyang buhay. Nice, iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Nakasama! Ako nga pala si Cyberflex, nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, i-like mo na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops, sandali lang. Nga pala, pwede kayong magpa-promote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapiflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash.